Dahil alam ko, alam na po ang taas ko yun yung maayong udto sa tanan, maukini karon ang kasamtangan nga sitwasyon sa ato ang South Bus Terminal. Nagnidagsa na ang atong mga pasahero nga gustong muuli sa paingon sa habagatang bahin sa Cebu. And for now, gipaabot na to ang pag-abot ni Gov. Gwen Garcia aron sa iyang alang sa iyang pag-inspeksyon sa kahimtang, no? Pagsusi sa tinud-anay nga kahimtang sud sa South Bus Terminal. Okay. Maayong udto sa tanan, ania na sa sulod sa South Bus Terminal si Gong Gwen o Gwen. Governor, sila si Board Member Sunly Caminero, Board Member Cesar Bonicuatro, Board Member Lauren Cinco, Glenn Soco. Sa pag-inspeksyon, no, sa tinud-anay nga kahimtang sa bus terminal karong adlaw, no, kay half day man karon adlaw nga Miyerkules, isip pagsaulog sa Semana Santa. Pag-uwi ng sistema, kini tungkol sa iyong pag-uwi ng sistema, siya sa pag-uwi.
susunod ko when ang mga improvements dinhi sa South Bus Terminal, no, ilabi na ang mga tawag-taog mga labi na ang mga schedule sa mga biyahe paingon sa nagkadaiyang lungsod sa katangbahin sa Cebu. Atong mga kawani gikan sa provincial health office, no? So kung yung kaso dunay mga health emergencies, naara dayon ang atong mga empleyado sa Kapitolyo nga anda mo taba, so kinsa man ang nagkinahanglan og dinalian nga serbisyong medikal. Gabi-gabi, no? Si Regional Director Eduardo Montialto, no, di matag pa niya, musaka og 30% ang kidaghanon sa mga pasahero nga mudagsa sa Southwest Terminal karong adlaw. Oo. So, ugma. Okay. Well, ganun na sa Eduardo. So inyong makita, no, dun daghan na gyud ang nahimong kalambuan din sa South Bus, no, ilabi na gyud ang high-tech nga pansayan, no, nga ang pinaagi sa mga bayani sa Kapitolyo o sa pribadong kumpanya nga Mr. Luke.
nindot nga experience ang gihatag sa ato ang nindot ang nga experience ang nahatag ngadto sa ato ang mga pasahero. And for me also nga nakaswipe pod sa ilahang nindot nga pansayan, it was okay, so si Gogwen, no, na naki-teacher, no, uban ng atong Cebu Media. Mga nagkadaiyang miyembro sa Cebu Media. Mr. Lu nga, I mean, pansayan nga gidevelop sa Mr. Lu. Nakita mo na sa mga workshop ko isip. Pag-alang ba na yun? Ay, wabalisa ako ng tago. Pag-alang ba na yun? Pag-alang ba na yun? Pag-alang ba na yun? Gracias.
suri sa. Thank you.
muna ko. Una sa. Sulod sa South Plus Terminal and grabe no, grabe ang pagdawat sa mga tao, sa mga pasahero din eh, no, kang government o daghan ang mga makig-selfie sa atong gobernador. Gracias.
So karon gisusi ni Gov ang kahintang sa ang kaniang ano terminal sa mga VHRs, no? So inyo makita na adiri ang mga pasahero and then adiri si Gov. So karon sa pag-inspeksyon ni Gov sa terminal sa VHR, no, posible nga doon na pud ni bag-o, no, dugang kalambuan nga mapaabot na usab sa mga tingsakayan o mga VHR paingon sa south, sa southern part of Cebu. Thank you.
Sulti ko ngayon. Pag-interview sila ko. Hello.
Zorilia, Colonel Zorilia. Okay na? Sige. Ano ka tawag? Hindi, ano yan. Hula okay, go. Rob, dako kayo improvement, but what else ito ang ma-improve pa ano ito? As you can part of the Mr. Lou. Yeah. There is one set of the opportunities. You know, it's so funny. It is proven here that people are just looking for a comfortable, clean, sanitary, because the other CRs, it's clean, yes, but it's a big difference as compared to the Mr. Room toilets. So let me continue to on to the other three. Comfort rooms, toilets, toilet packages, number one. Remember, you touch up in the province of school, highly
commercial level delivery. So we will again develop this without disposing of the property. Na kaya sa akong pre-invest na PPP, you charging rent on a per square meter basis sa yuta mismo, this is more than a hectare. And we will charge percentage of gross revenue and still on a bill transfer offering. So upon completion of the structure, the whole building area, once we are fully transferred to Talisay City, then the structure is turned over as an asset of the province of Cebu. Omana, Omani sa Cebu, we already have a model in the Cyber Zone. Soon you will see the development starting in along Manila. Kasi partner ko sa province. Kasi partner sa province aning sa Talisay. Sa Talisay. Ah. Well, I cannot say yet because this is still an initial phase. You know, we have to go the right process. We receive an answer is right. Ah. Kana na terminal ng Aninan is projected to be both a bus and ferry terminal. Integrated. Multi. Yes. Sibas. Sibas. Pero kung doon natin target, kano sa anima realized project? Saktan ako, may pinabuhit ko. Go, yung mong plans for it. I have discovered na paundang dalit ko, sir, sa Indonesia. Pabalik ko, ano? Number and finish business. But we will really try to be able to see this completed within the next 2 years. Pero election man, next year. Gabi mong plans for the plans mo sa Holy Week? Holy Week, asa ka mag-share? Hindi ko mula lang tayo. Ang nila niya. I missed the past year. But, Bisita iglesia? Bisita iglesia po? Tomorrow, I will go around. I think 21 churches. We start with the and the same. Gob, as to the safety sa mga passengers ng mauli karon dito, Gob, based sa imuhang inspection po sa mga buses, compliant na ito ako, Gob. Well, I think we have all of the PNP Barker. Pinugo na rin. Luggage, ang inyong bag, ito sa kayo na sa iyak bus. Ayaw, kuna. Ako ba inugo na yun? So, ano na? Respect. Ang deep card system also assures na ang all the sales are only accounted for sa mga bus line holders. So, but it's all smooth. Okay. Pag-ibig ka mag-go-off, try na.
class CBE. Well, mga kaitso ng kapos. Isa no, hindi kaayo kapos, pero kapos yan ako. Kapos ka, kapos ka doon. Kapos ka na. Hindi mo yung sila kung gano'n na. Kapos na. Kapos na. Authority na ginagawa ka na po. Sa ako posisyon, isip ko doon na doon. At least, magamit na. Panel, magbutang tadi tuklain sa sakadiri, lain pa nga.
na Skywalk, na Sky, kaya nga na, Sky Uber? Flyover. Flyover. Kung ano ba yung tao niya, samtang inyo na, while you are doing that, that it's going to cause horrendous disturbance against the traffic. But you know, they're thinking, it's okay, because the budget is good. Ang budget, kaming atong i-propose na roundabout, which karon nananggiha sa United Nations Avenue intersection, wa na dali kanang i-acquire pa na yuta. Kaya na natin clearance diyan na 40 meters. Pakita natin na it's the roundabout that works. This is what first world countries are already seeing. In the UK alone, they have 90,000 roundabouts. In France, they have 150,000 roundabouts. In Spain, pwede na, isa-usay, gamay na kayong rotonda. Pero lagi, itong mga naanad nga, 20 Osmeña, yun na muna, di ba ito mag-imot para? Okay. The rotonda is utilitarian in nature. Kaya aron, makadirect ang pagtuyo. But, we could also put a very nice sculpture here in the middle. This is what Ormoc has done in one of their major rotondas. They have a very, very nice sculpture of family. So, kung nahanap ka sa Ormoc, ano eh? Ari man tag multi-level kayo, dapat budget. Okay, one more last question. Ofte looking up to him. Yes. Six. Ano lang sa problem? Ilang may dead? Just to be right. Transfer naman ba? Ito tagayal niya. Ang mga infant deaths. Okay. I really have a and now, I can see the start na po of the beginnings of COVID part 2. Okay. Lara may vaccine na aning pupunta. Sana maputi. Remember, I will always look up for the Cebuanos. If I see that it has again reached the point of ridiculousness and idiocy, even if I will be the wrong voice, I don't think of it. You are asking regarding that, why are you focusing on 6 minutes? Why don't you ask maybe okay? Tila say namatay sa panahon. Even at the height of COVID, I was comparing tila namatay sa ubang mga sakit. Pero lang, at that time, wala na mag-isang pulubo. Wala na dali TV. COVID na kanan. Isang pag na-crash na siya ito. COVID na. Kung katong na ay nag-inom, nakainom-inom pa na tayo. COVID na po ito. Tingalay mo, huping cap sa taan ni kanan. Salamat. Thank you, Gop. Thank you, Gop.